Sa pagpapatuloy ng harapan, tungkol naman sa attitude ang pag-uusapan ni Fiang at Therese. We were nice enough to give you the 80% of that chicken. I'm just curious kung bakit ganyan kayo and ano ba ang gusto niyong patunayan? Wala naman kami kailangan patunayan sa inyo eh. Sa taong bayan, meron. Sa banda, dahil first evictee ka? Sino ka para magsabi na first evictee ako? Si Fiang. I'm asking. Very nice. Dahil ba inuuna namin yung sarili namin? Attitude na kami? Kami naman din ah. Inuuna din namin yung sarili namin. Kaya namin pinaglalaban ang chicken. Pero anong ginawa nyo? Hindi nyo binigay. Yan kasi yung dapat i-fix namin dito, yung attitude. Ano bang attitude sa pagkakaintindi mo? Are you using your brain right now, Teresita? At least, we're not play safe. Alam nyo, nasa dulo na tayo. Enough na sa bait-baitan? Uy! Paawa effect? Or, sa tingin mo, play safe pa itong ginagawa namin? Sa mga attitude namin na pinapakita sa mga taong andito? What do you think of us? Do you think we're faking right now? Bakit? Oh, wait. Oh, ba't kayo natamaan? May sinabi ba ako kung sino sa inyo? Hindi namin in-expect na ganyan nyo kami itrato. Nagtataka lang ako kung bakit nag-iba. I'm glad and I'm proud na kahit papaano nag-speak up siya sa co-housemates niya and for herself. Ito, patungkol sa fake. So, i-depend yun yung sarili mo. Sino kasi yung fake sa ating dalawa? Parehas kayo. Hindi fake. Tao kayo. I don't think he's fake together. I think he's being for real. Paano niya naman nasabi na fake kami? Hindi ba pwede marunong lang kami isang tabi muna yung emosyon namin? Yung malakas na personalidad mo, walang masama dyan. Kita naman, sa atin naman lahat, nagpapakototo tayo. Sa'yo, kitang-kita, nagpapakototo ka. Ikaw yan eh. Talino ka, malakas yung personalidad mo. Alam mo yung dapat mong pahalagaan. Yung pagiging mabuting tao, Therese. So, dahil ba inisip ko lang yung kapakanan namin lahat, is hindi na ako mabuting tao? Yun ba yung definition mo That's na it. Mabuting tao? Yun na yun. Pero mo sa puntong 80-20, hindi ako nag-come up sa ganong idea para sa manok. Para sa'yo na mismo yun, Therese. Maybe that's the reason why first evictee ka nga talaga. Hindi ko binibring up yung kalagayan mo, yung sitwasyon mo, yung nangyari sa'yo. Sa simpleng 80-20, mas nakilala kita. Naging ganun ako kasi kinailangan ko. Nasa dulo na tayo. Umpisa yun. Dulo na to. Exactly. You're a fake. You're a fake. Exactly. Kung ano man yung pinakita ko sa inyo, totoo yun. Hindi. At saka sa masabi ko talaga na fake kayong lahat kasi hindi naman talaga kayo ganun eh. Hindi kayo yan. I'm just gonna bring it up because it's already in the heat of the moment. What they said talaga in the open forum was like, so good, they're so good. I look up to them kasi they were brave enough to do that kahit not nominee sila nun. And they were really putting themselves in the danger kasi they're really bringing out what they really thought about the Tocino and Hotdog. Which brings us to the topic of fairness, patas. Pinahalagan ko talaga yung sinabi nila na patas, the people I used to look up to, this is how they're gonna treat us now. Parang, I'm so confused na. Oo nga, house challengers kayo. You know what? Noong una, when you guys weren't, ano, okay with sharing the stuff, sinasabi ko, you know guys, baka ginagawa nila yan kasi they're house challengers. They're meant to challenge us, guys. Oo, naiinis ako, pero sinasabi ko talaga na, guys, no. Where's the fairness? Here, sa loob ng bahay. Lahat nung naranasan namin, kinakain namin, equally, sinishare namin sa nasa loob. You did know it was our chicken. You guys didn't think it was unfair man lang na hindi kami makatanggap ng kahit konti lang. Kasi chicken namin yun eh. Where is the fairness there talaga? Yeah, it's unfair sa inyo. Pero napagdesisyonan, hindi ilalabas ang chicken. For now, we're not your friend. Hindi ko lang alam kung nasa na yung Kuya Dong na nakilala namin nun na bago magsimula yung diskusyon, ikaw yung inaasahan namin na makakaintindi sa amin kasi palagi kang may binibigay na option.
palagi mong tinitingnan yung patas na side? Siguro yung term na coward, yung pagiging takot, I'm always fair nung housemate pa ako at kung kasama ko kayo. And this time, I'm thinking of Jaren, Jazz, Therese, and Patrick. I fight for them. Kay JM, nakitaan po namin siya ng improvement pagdating po sa pagsasabi po ng saloobin po niya. Sana po mas nilaban ko pa po yung hinaing po ng mga kasama niya kasi po siya po talaga yung nakakita nung hirap po, may mas ibubuga pa po siya. I think kilala niyo naman ako. Naglaman namin ni Jaren. Pero kasi nga, we had to be fair also. At consensus na kami, talo pa rin kami. What if we just consider everybody? Kami, tsaka kayo. Oo nga, we're in different parts of the house, but we're still as one. Oo nga, we're both in different worlds, but that doesn't stop us from sharing and caring. Yun lang. Kai stood up. She was rational about it. She was very technical, but may puso yung mga sinasabi niya. Kahit she was crying, you can feel the pain, pero you can also feel na she's really fighting for what she believes is right. Gawin namin ang best namin para hindi nyo agawin ang spot namin. Gawin nyo din ang best nyo para agawin yung spot namin. Para same lang. Basta sa pagkain, bigyan nyo kami. For Colette, siya talaga yung pinaka nagsalita ng direct without any flowery words. And she's in the position to speak what is right na po, kuya. That's her decision. Period. Ready, go. Basta kami hindi din namin ibibigay ang spot namin. Dito nagtatapos ang pag-uusap sa paglalahad nyo ng inyong mga hinaing sa isa't isa. Makakalabas na kayo. Oh, thank you. As for my patience, no, just accept that. Yung nararamdaman ni Fiang, it was more of pain, kuya. If I'm being honest, madami kayong nasabi about Therese. Baka which was about, lang sila. It was too personal. May bawi si Lord bukas. Promise. Tagas po sa'yo, kuya. Galing mo. I'm just saying, let's not blame Therese din kasi... What, saka like, hindi naman natin kumbaga bine-blame sa ako eh. Pag ginagawa natin ang angle yung pagiging first victim niya eh. Maintindihan na lahat. Kailangan pa rin natin mag-focus sa goal natin. Dito nga ba naramdaman mo? Hindi to iyak dahil malukot ako dahil galit ako. Galit ka. Bakit ako malulukot sa mga yun? Sino sila? Relax na. Gold? Galit to. Tapos lang yan, lumaban na lang. Ang hirap makipagtalo sa makiti ng utak. Guys, sige! Okay niyan. Ay, bang, ang dami niyan. Luto na lang din natin mamaya. Dalawang house challenges ang naganap at mula dito, isa ang napanalunan ng house challenger. Sa isa naman ay nanaig kayong housemates. Dahil dito, ang bilang ng makukuhanan ng pwesto mula sa lima sa inyo ay 8. Housemates, ang lahat ng ito ay isang pagsubok lamang. Dahil sila ang naging katuwang ko upang mas makilala kayo. At ito ang pinaka-importante nilang misyon. Grabing plot twist. Pinaghandaan ko pa naman kung sino yung rarayutin ko, kuya. Colette, Fiang, Rin, JP, Kai... Maaari mo na muling maitayo ang iyong bandila at maipagpatuloy ang iyong pangarap dito sa bahay ko. At sa puntong ito ay maaari na kayong magpaalam sa aking mga housemates. Parang nagtanggal ako ng backpack ng mga bato, kuya. Promise, legit.
Nagsisisisi ako sa lahat ng aking mga nasabi. Hindi ko naman ho kasi alam na pagsubok lang pala yun. Akala ko totoo. God is so good to us. And I felt blessed. I knew it. I never doubted the mga ex-housemates. Ang lahat ho pala eh, pagsubok lang. Sobrang laki ho ng bigat na nawala ho sa loob ko. Ano yan? Tatapon ko yan. Ito yung sumisimbolo ng pagmamahal at respeto, pagkakaibigan. Itago niyo ito at ingatan. They're still the people I know. Yung mga sinabi nila, hindi talaga sila yun. Felt so happy talaga na. We're also gonna keep our spots. Totoo! Labis-labis din ho yung pagbilib ko sa kanila, kuya. Nung malaman ko ho na lahat ho yun, trabaho lang, lahat ho ginawa lang po nila para masubukan po kami mga housemates. Maging grateful ka sa kung anong meron ka, kuya. Mahirap ngang kunin ng isang bagay ng hindi mo pinaghihirapan. At matapos malagpasan ang matinding pagsubok, ipakita sa mundo. Makontento po kung anong meron, kuya. Kasi po hindi sa lahat ng bagay madali lang makukuha, kuya. Tumayo sa sariling paa at mag-step up, kuya. At hindi basta-basta po magpapa-apik. Diba? Pinaka natutunan ko, kuya, yung kung paano ho ipaglaban yung tama. Kung paano mag-step up sa mga ganong klaseng sitwasyon, kuya. Ipaglaban ho kung ano po yung patas. At may mga pangarap na magpapatuloy maging sa labas ng bahay ni kuya. Alam kong hindi naging madali ito para sa inyo. Nais kong ibigay ang aking taus-pusong pasasalamat. Naging mahalaga ang inyong kontribusyon. Ito ay para malaman ng taong bayan kung sino talaga ang karapat-dapat na maging big winner. Muli, maraming salamat sa inyong sakripisyo, ex-housemates. Hanggang sa muli. At mga pangarap na panghahawakan hanggang dulo ng laban. But what I learned talaga is, some people kasi, they switch up very quick just because of one circumstance or one scenario na parang na-trigger sila, na-hurt yung feelings nila because of one situation. Never doubt what your heart says. Isang napakahalagang sulat ang ipinadala ni kuya sa housemates. Tawan-tawa po ako na liit, kakaperong ko ito, parang SIM card. Nung isang araw gaganan, ngayon, pagtay ko ang liit ah. Aba housemates, huwag niyong mas small-small ang sulat na yan. Tandaan, kay Big Brother galing yan. Pinoy Big Brother Gen 11, permit to enter. Yeah! Pwede na kami bumalik sa bahay! Told you! Huwag smallin ang sulat! We all ran, kuya, to the living room. Kakaramdam mo ng aircon. Matapos ang masayang pagbabalik bahay, isa-isang ipinatawag ni kuya ang housemates para sa isang mahalagang anunsyo. Anim na lang kayong natitirang housemates sa loob ng bahay ko ngayon. Bibigyan kita ng panahon para mas makapag-isip tungkol dito. Gusto kong malaman kung sino ang pinaka-karapat-dapat na maging big winner hanggang sa pinaka-hindi karapat-dapat. Hihingin ko na ang iyong ranking. Marami po akong nabago at na-apply, napakita po sa mga housemate po, kuya. Ang rank 1 ko po, kuya, ay ang sarili ko po, kuya. Para po sa rank 1, kuya, ilalagay ko po yung sarili ko. Alam ko po yung effort na naibubuhos ko po dito, pa-weekly task man po. Rank 1 po is ako, kasi kuya, alam ko naman po sa sarili ko na madami na po akong napatunayan. And also po, kuya, madami na din po ako na-improve, lalo po sa aking ugali. Rank 1, kuya, I would put myself. I'm one of the few people that somehow represent this generation. I was willing to learn more dito sa bahay ni po, kuya.
Siyempre, kuya, sa rank 1 po, may sarili ko po, kuya. Kahit anuman pagsubok dito, naharapin ko sa bahay niyo, kuya. Patuloy po ko lumaban, kuya. At naipakita ko din po kung totoong pagkatao dito sa bahay niyo. Ang rank 1 ko, kuya, is si Kai po, kuya. Dahil po sa contributions niya sa task po with her talent and intelligence po, I can't imagine the house without her, kuya. My rank 2 is Kuya JM po. Rank number 2 is na si JM po, kuya. I rank Kuya JM. Nagpakatotoo talaga siya. Pera lang talaga yung habol niya dito. Kahit ganun yung objective niya po, na igawa niya pa rin maging friendly to everybody. Sa rank 2 ko po is si Kuya JM po. Ang rank 2 ko po, kuya, ay si Kai po, kuya. Para po sa rank 2, inilalagay ko po si Kai. Rank 3 po, kuya, is myself po, Rain. Sa mga task po and sa household chores, hindi po nawawala yung ambag ko, kuya. And I make sure to give time po for each and every person po. Rank number 3, I put up Rain, kuya. Rain has so much to show and so much to say. Everybody adores her for that. Rank number 3 po, kuya, is si Kai po, kuya. Bukod din po sa siya po ang nagpanalo ng aming task. Dahil po sa personality niya din po, kuya, na very positive lang po talaga as in. Sa rank 3 naman po, kuya, si Ate Colette po. At saka rank 3 ko po, kuya, si JM po, kuya. Para po sa rank 3, kuya, inilalagay ko po si Colette. Simula po first week, labis mo na po yung pinapatunayan ni Colette. Kahit ho ilang beses na po siyang nominate, hindi pa rin po siya sumusuko sa paglaban ho sa pangarap niya. Sa rank 4 naman po, kuya, si Kai po. 4 ko, si Ate Colette. Si Ate Colette. Si Colette. Sa rank 4 ko po, kuya, si Fiang po. Sa rank 4 po, ilalagay ko po si Fiang. Ngayon po, talintado naman po siyang tao. Pagdating po sa task, nakadepende po sa mood niya kung kailan lang po niya gagawin. Nakukulangan ako, kuya, sa paikisama po niya, sa kapwa po namin housemates. For my rank 5, that is Fiang, kuya. Rank 5, si Fiang po, kuya. Sa rank 5 po, inilalagay ko po si Rain. Si Rain po, kuya. Binibigay ko po kay Rain po, kuya. Rank 5 ko po, kuya. Si Rain po, parang nakadepende po siya kay po, kuya. Sa rank 6 po, inilalagay ko po si JP. Si JP? JP. JP, kuya? JP po, kuya. Siguro po, kuya, nakukulangan po ko sa kanyang pagsaseryoso. Ginagawa niya pong biro lahat. Si Fiang, kuya. Ako naman po siya sa pakikisama sa amin, ganyan. Ito lang po ang napapasin ko kay Fiang talaga, kuya. Hindi po talaga siya fair. Hindi siya fair, kuya. Gahaman po, kuya. Hindi po matatag. Gahaman po siya sa pagkain, kuya. Hindi niya na kami naisip, kuya. Pananalita niya po. Parang minsan, pag tatanong ka ng maayos sa kanya, yung sagot niya, hindi maayos. Mabago kaya ang tinitibok ng kanilang mga puso kung sino ang pinaka-deserving na maging big winner or manaig pa rin ang kanilang utak sa mga napili. Ang muling pag-uusap ni Kuya at ng housemates narito. Kagabi ay ibinigay mo ang iyong ranking. Gusto kong ipaalam sa iyo ngayon na ang magiging basihan ng nominees ay ang 3 na mapapabilang sa lower rank. Mula sa boto ng lahat. Mula nga sa naganap na ranking ay nakakuha ng punto sa mga housemates base sa kung anong rank na ibinigay nila sa kanilang kapwa housemate at kung sino ang 3 may pinakamatataas na puntos ang kabilang sa lower ranks. Sa puntong ito, maaaring baguhin ang iyong desisyon. Bibigyan kita ng pagkakataon na pag-isipan ito. Nakaharap ako sa mga flag, kuya. Siyempre po, kuya, kinakabahan. Iniisip ko po talaga kasi po, sabi niyo po, yun ang pagbabasehan ng nominasyon. And po, para ho sa akin kasi deserving po lahat. Naging mahirap po para sa akin yung pagde-desisyon po sa ranking. Nakakalungkot po, kuya, na ganito po yung naging nominasyon ho namin. Mas okay sana kung physical, kuya.
mas nadagdagan po yung pressure kasi mabigat po yung nakasalalay. Especially po na 6 na lang po kami here. Very crucial na po talaga na dapat talaga the decision we're making po. We're sure po, kuya. Should I stick with my original rank or should I change something? This decision could be so impactful, kuya. Iniisip ko kung mukhang magpapalit talaga ako. Kung deserve ba talaga mapupunta doon. Nang makapagdesisyon ay isa-isa ng tumutong sa platform ang housemates. Ano ang iyong desisyon? Pinag-isipan ko naman din siya ng mabuti. It helped me better actually looking at the flags. So, nakita ko yung mga symbols nila. I considered everyone's pakay dito sa bahay. I've decided to keep it this way po, kuya. I feel like it's reasonable din na sila yung manominate po, kuya. I'm content with the decision that I've made. Tinatanggap ko ito. Based sa ilang buwan na nakasama ko po sila, kuya, iniisip ko yung mga naging ugali nila. Buwan na po yung decision ko, kuya. Wala na po akong isip na dahilan, kuya, para magpalit pa po. Hindi po ako magpapalit, kuya. Tinatanggap ko ito. Salamat po. Sa final decision ko, wala naman po akong pinagsisihan. Kasi lang naman po talaga yung naramdaman ko po na dapat rank nila. Kung walang pagbabago sa desisyon ni Kai at ni JP, ano naman kaya ang desisyon ng kaisa-isang hindi naglukluk sa kanyang sarili sa rank 1? I thought hard about this po last night po, kuya. Kaya po, kuya, inisip ko I should put myself in rank 1. Don't think anyone else will do that but me. Nag-isip po talaga ako ng mabuti and fair. Ang desisyon ko po, kuya, is to keep the positions po, kuya. Wala pong babaguhin. If I put myself in rank 1, I won't feel so good naman rin kasi may mga ambag ako, pero there are people that did so much more. Final na ba ang desisyon mo na ito? Yes po, kuya, final po. Tinatanggap ko ang iyong desisyon. So final ranking po na nagawa ko, kuya, feel like it was just right for me. Kasi yun naman po talaga yung... Kung nanindigan sa kanilang naunang desisyon ang mga nakababatang housemates na sina Kai, JP at Rain, ano naman kaya ang resulta ng malalim na pag-iisip ni Colette, Fiang at JM? Ang aking desisyon po, kuya, ay magpapalit po ako ng ranking, kuya. Na dapat mag-base po ako sa character development, kuya. Bakit ko nilagay si JP sa rank na 6, kuya? Iniisip ko po kung sino na lang po ang pipili kay JP, kuya. Eh ako lang naman po ang nakakaano sa kanya, kuya. So binigyan ko po ng chance si JP, kuya. Hindi ko po kasi talagang naaano po si Rin, kuya. Parang nakadepende lang po siya, kuya, kung ano pong sabihin ni Kai sa kanya. Yun lang din po ang ano niya, kuya. Pinagpalit ko po silang dalawa ni Fiang kasi kahit gano'n naman din po, kuya, kasali naman din po, kuya, pero at least, kuya, ba magaan lang po sa pakiramdam ko, kuya, na ganito ko nirang, kuya. Kulit. Kuya. Ito na ba ang iyong final ranking? Yes po, kuya. Kung gano'n, Kulit, tinatanggap ko ang decision mo. Thank you, kuya. Satisfied naman po ako, kuya, sa naging bagong ranking ko po, kuya. Pinagbasehan ko lang ho yung pagsukat ko po sa mga naiambag ho nila dito. Sinantabi ko po, honestly, yung pagkakaibigan namin ni Fiang at ni Colette, kuya. Meron po akong pagbabagong gagawin, kuya. Napagtanto ko po mula nung tumingin ho sa flag ni Colette. Naalala ko po yung mga pangyayari na hindi maganda po last week. Meron po ang katangian si Colette na hindi po nararapat bilang isang big winner. Yun po ay ang sarado po ang tingin niya sa mga sasabihin ng iba. Dahil yung napapansin ko po kay Fiang, nakakulangan niya yung pakikisama at pakikipagkaibigan po, patuloy po niyang natututunan dito sa loob ng bahay niya, kuya. Ito na ba ang final ranking mo? Final na po, kuya. Ito na po yung final ko. Tinatanggap ko ang decision mo. Thank you po, kuya. Kagabi po kasi, kuya, parang nag-base ako sa last week na task. So, habang tinititigan ko po yung flag nila, to be fair po, kuya, is nag-recap na po ako. May babaguhin po, kuya.
To be fair naman po, nag-recap po din ako sa mga nagawa po ng ambag ni JP every time po na magbigat po yung task namin. Si JP din po ang isa sa may pinakamalaking ambag po. Nag-recap din po kasi ako about sa mga nagawa po ni Kai every time po na may task. Siguro po kuya, last week lang po din siya nag-step up po kuya talaga ng malala. Ngayon naman po is mas magaan po sa pakiramdam ko na nakagawa po ako ng ganong ranking. Kasi parang naging fair po ako. Tinatanggap ko ang decision mo. Mula sa ranking na ginawa ng ating mga housemates ay nalagay nga sa alanganin ang mga nasa lower ranks na sina JP, Fiang at Rain.